52,000 Chinese workers, inagawa ng trabaho ang mga Pilipino. Papaano nangyari ito? At para malaman natin ang kasagutan, ay ating pag-uusapan ang mga naging estratehiya ng Pangulo ng Partidong Komunista ng China na nagdulot ng napakalaking pag-unlad sa kanilang ekonomiya. Subalit sa panahong ito ay tila nga ang estratehiyang ito rin ang naging dahilan sa tuluyang pagbulusok ng kanilang ekonomiya. Kung napanood mo na ang dati kong video na may title na ang lihim na pagkatao ni Xi Jinping, ay malalaman mo na noong kabataan pa lamang ni Xi Jinping ay may pagnanais na itong sakupin ang buong mundo. At kung ating uunawain ang mga naging hakbang ni Xi Jinping mula nang siya ay maging pangulo, ay masasabi natin na may katotohanan ang bagay na ito. Simula kasi nang maluklok si Xi Jinping bilang pangulo ng China, ay minadali na nito ang pagpapalakas ng kanilang puwersa, partikular na sa karagatan kung saan ang US ang nangunguna. Kaya naman sa kasalukuyang panahon ay ang Navy na ng China ang may pinakamaraming bilang sa buong mundo. Gayunpaman ay nananatiling mas malakas pa rin ang Navy ng mga Amerikano dahil ang pagpapalaki ng Navy ng China ay hindi naman ganoon kapulido dahil nga madalian at mas mababa ang kalidad ng mga ito kumpara sa warships ng mga Amerikano. Subalit para sa China, ang mas maraming bilang ay sapat na. Isang halimbawa, ang katagang makikita sa 816 Nuclear Military Plant ng China na itinatag noon pang 1966. Dito ay makikita ang nakasulat na sa wikang Tagalog ay nangangahulugang mag-aral at gumawa at harapin ng anumang hamon at ang mga kalaban ay matatakot sa atin. In Chinese, it means learning and producing. Conquer all the difficulties, then the enemy will be afraid of us. At kung isasali natin ito base sa konteksto kung saan ito isinulat, ay mapagtatanto natin na ang adhikain ng China ay gumawa ng gumawa nang sa ganun ay matakot sa kanila ang kanilang mga kalaban. Kaya't mas mahalaga para sa China ang bilang dahil ang main goal nito ay katakutan sila ng kanilang mga kalaban. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga nakaraang dekada ay hindi na muli pang napalaban sa digmaan ng China. Dahil nga para sa kanila, ang pagkakaroon ng maraming sandata ay sapat na para matakot ang kalaban sa kanila. Kaya't sa pagkakaroon ng pinakamaraming barkong pandigma ng China kumpara sa US, ay maaaring iniisip ng China na may pag-asa na silang tapatan ng Amerika. At dahil nga pangarap ni Xi Jinping na maghari sa buong mundo, ay sinusubukan rin itong higitan ng impluensya ng mga Amerikano sa buong mundo. Kaya't ilang buwan lamang nang maupo ito sa pagkapangulo, ay sinimulan na nito ang isa sa pinakamalaki nitong proyekto. Ito ang Belt and Road Initiative, kung saan ay sinasabing maglalaano ng China ng $1 trillion para sa mga proyekto na magpapalakas sa ekonomiya sa buong mundo sa pamamagitan ng mga tulay at kalsada na magkukonekta sa ekonomiya ng bawat isa. At sa paraang ito nga, ay marami ang nagtiwala sa China dahil ang mga proyektong ito ay sinasabing pupunduhan nila. Gayunpaman ay magsisilbi itong pautang ng China, subalit pumatok pa rin ito para sa maraming bansa dahil pangkaraniwan lang naman para sa malalaking proyekto na mangutang ang ilang pamahalaan para sa mas madaling proseso. Hindi kasi ganoon kadaling maglabas ng pondo ang isang pamahalaan para sa mga proyekto nito. Kaya't kapag may pagkakataon, ay iniuutang lamang ito nang sa ganun ay unti-unti lamang ang mababawas sa pondo ng gobyerno. Pero syempre, hindi rin natin maialis ang korupsyon sa sistemang ito at kahit sa anumang sistema sa pangungutang ng bawat gobyerno. Kaya't mag-focus na lamang muna tayo sa kung papaanong ang Belt and Road Initiative na ito ay nakapagpaunlad sa China ng husto at kung papaanong ito rin ang nagbigay ng pangit na imahe sa mga Chino na nagkakaroon na ng napakalaking epekto para sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya sa panahong ito. Ang pagpapautang kasi ng China sa mga bansang tumatangkilik sa Belt and Road Initiative nila ay mayroong kaakibat na mga kasunduan bukod sa pautang nila. Dahil bago ka makautang sa China, sa ilalim ng programang ito ay kinakailangan ang kumpanya, trabahante at mga materyales ay manggagaling din sa kanila. Isa itong paraan ng China upang limitahan ang capital outflow ng kanilang foreign reserve dahil ang foreign reserve ay napakahalaga para sa matatag na ekonomiya. Kung kaya't mahigpit ang China sa paglalabas ng dolyar sa bansa nila, kaya't imbis na puro pera ay materyales, kumpanya at trabahante ang karaniwang ipinadadala nila. Sa ganitong paraan ay magkakautang ang isang bansa sa kanila at maisisecure pa nila ang foreign reserve nila.
Ito ang dahilan kung bakit nasa 52,000 Chinese workers ang nagtrabaho noon sa Pilipinas sa ilalim ng Build 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 program ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya't imbis na malaking tulong sana ito para sa mga Pilipinong construction workers sa Pilipinas, ay ang China pa rin ang nakinabang sa proyektong ito. Gayunpaman dahil nga sa pandemya, ay sabay-sabay lumagapak ang ekonomiya ng mga bansa sa mundo, na naging daan naman upang mahirapang makapagbayad ang mga bansang may kasalukuyang utang sa mga Chino. Isa ito sa dahilan kung bakit nasa China noon ang sisi sa pagsisimula ng pandemyang ito. At dito na rin umusbong ang tinatawag na debt trap ng mga Chino. Dahil nga sa nangyaring ito, ang Sri Lanka na may pinakamalaking pagkakautang noon sa China dahil sa Belt and Road Initiative na ito ay hindi na nakabayad pa sa kanila. Kaya't ang port ng Sri Lanka na Hambantota sa ngayon ay pinamamahalaan na ng China. Kaya't napakalaking bagay talaga ng proyektong ito para sa China. Subalit dahil din sa ilang bansang hindi makabayad sa China dahil sa nakaraang pandemya, ay hindi rin naman agad nabayaran ng China ang mga pagkakautang nito sa loob ng mga financial institution ng China. Kaya naman maraming proyekto nito sa buong mundo ang natenga at naging dahilan para bitiwan na ito ng Italia at maging ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng kasalukuyang Pangulo ay bumitiw na rin sa programang ito. Kaya naman halos hindi na umusad pa ang programang ito sa panahong ito dahil bukod sa kakulangan ng pondo ng China dahil sa pagkakabaon nito sa utang ay napakaraming malalaking kumpanya na rin ang nalugi sa kanila. Isama mo pa riyan ang pag-alis ng napakaraming foreign investors sa kanila na hindi na kinaya pa ang mas pinaghigpit na mga polisiya ng China. Bukod kasi sa pagpapataw nito ng mas malalaking taripa, ay mas naghihigpit ito sa paglalabas ng dayuhang pera sa bansa nila. Kaya't ang ilang investors sa China ay hirap mailabas sa bansa ang kanilang mga pera. Kaya't nadadamay sa pagbagsak ng ekonomiya ng China ang kanilang mga pera. At dahil maging ang mga pinakamalalaking kumpanya ng pagkain at real estate sa China ay nagkandalugi na, ay halos hindi na nila mai-invest pa ang kanilang mga pera. Kaya't kung mapapansin natin sa panahong ito, ang karamihan ng mga tao sa China ay sa mga ginto na lamang ini-invest ang kanilang mga pera. Sa paraang ito kasi, bumababa man ang halaga ng pera ay mananatili at sa paglipas ng panahon ay maaaring madagdagan pa ang value ng ini-invest nilang pera. Ganyan nakahirap ngayon at kawalang tiwala sa pamahalaan ng Partidong Komunista ang mga tao sa China. Kaya't ang pangarap ni Xi Jinping na tapatan ang puwersa at ekonomiya ng Amerika ay tila isang pangarap na gumuho dahil din sa kasakiman niya. Kaya't pilit nitong inaagaw ang ating mga isla sa pagnanais na mas mapalakas pa ang kanilang puwersa at magamit ang deposito ng langis sa ating mga bahura upang maiahon sa gumuguhong pangarap ang kanilang ekonomiya.